Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, bilang paghahanda sa ating banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at hilingin natin ang awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang Espiritu Santong suma sa amin ay siya nawang magpagindapat na kami ay gawing tahanan ng kapangyarihan sa aming piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Mileto, si Pablo'y nagpasugo sa Efeso at ipinatawag ang matatanda sa simbahan roon. Pagdating nila ay kanyang sinabi, "Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo mula ng unang araw na ako'y tumuntong sa Asia. Buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangkad ng mga Hudyo. Hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa hayagan at sa bahay-bahay. Ipinangaral ko maging sa mga Hudyo at sa mga Griego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin do'y pagkabilanggo at kapighatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Nakisalamuha ako sa inyo samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli. Kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako ang mananagot kung mapahamak ang sinuman sa inyo, sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayon ng Diyos para sa inyo. Wala akong iniringid na anuman.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Dahil sa iyo, iyong ulang masagana ay pumatak. Lupain mong natuyo, nananariwa at umunlad. At doon mo pinatira iyong iyong mga lingkod. Ang mahirap nilang buhay sa biyaya ay pinuspos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay, hinahango tayo agad. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia. Hihilingin ko sa Ama, Espiritu'y isugo niya upang sumain na. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalin ni kanila ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo, ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kung hindi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin, at pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At sa mga kasama po natin sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng Poong Hesus Nazareno, saan mang dako kayo ng Pilipinas o ng mundo, ay sumain niyo po. Ngayon ay maririnig natin si Jesus na dumadalangin sa Ama sa langit tungkol sa kanyang mga alagad, tungkol sa atin. At sa pamamagitan ng panalangin ito, ay mararanas ng mga alagad at ng simbahan ang pagpaparangal. Luluwalhatiin si Jesus sa pamamagitan natin. At sa pamamagitan natin bilang kanyang mga alagad, ay makikita rin naman ang luwalhati ni Kristo. Pero kailan ba natin nasasabi na maluwalhati na tayo? Kailan ba natin masasabing tagumpay na tayo, lalo sa ating mga deboto ng Poong Hesus Nazareno? Kapag natapos na ba yung mga naibigay sa iyong mga assignments, so ito, gawin mo ito, at pag natapos mo ang lahat ng yan, ibig bang sabihin, maluwalhati na? Tagumpay na? Kapag ka nakagraduate na yung mga anak mo sa kanilang pag-aaral, tapos na ba ang iyong pagpuprovide o yung pagbibigay mo, ang pagiging magulang mo? Tagumpay na ba pagkatapos nila sa pag-aaral? Kapag nagampanan natin ang lahat ng naiutos sa atin ng mga magulang natin, sa mga estudyante, mga kabataang narito, kapag ka na-accomplish mo yung mga iniutos sa'yo, maluwalhati na ba? Tagumpay na ba? Kapag mission accomplished tayo, nasasabi nating maluwalhati na ang lahat. Yun ang pakahulugan natin ng maluwalhati. Pero sa pagpaparangal na sinasabi ni Jesus, luluwalhatiin siya. Luluwalhatiin ang Ama. At kasama nito ay luluwalhatiin din tayo. Para sa Diyos, ano bang ibig sabihin niya ng pagiging maluwalhati? Para kay Jesus, ano bang itinuturo niya sa atin? Alam niyo po, sabi po ni San Irenaeus of Lyons, no? San Ireneo ng Lyons, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ang taong namumuhay ng ganap. Ang taong namumuhay sa kalubusan ng biyaya ng Diyos. Paano kaya ito? Ang mamuhay ng ganap ay ang matuklasan ang kahulugan at kabuluhan ng ating buhay. Kapag ka ang mga ginagawa na natin ay alam natin at naniniwala tayong kalooban ng Diyos. Doon, nagiging maluwalhati ang Diyos sa pamamagitan natin. Ang kalooban ng Diyos ang nagbibigay ng kahulugan at kabuluhan sa ating buhay. Ang sundin nito ng buong puso at kaluluwa ang nagbibigay sa atin ng tunay at ganap na kaligayahan. Bilang mga deboto ng Poong Hesus Nazareno, sa tuwing kailan ba natin nararanasan yung pagpaparangal, yung pagiging maluwalhati bilang isang deboto? Pag January 9, ayan, no, nariyan yung talagang mga sakripisyo, andyan yung debosyon na punong-puno ng pagsasakripisyo. Pero papaano sa ibang araw ng taon? Naroroon pa ba at naipaparangal natin, naluluwalhati ba natin sa ating pang-araw-araw na buhay ang Diyos? Nagagawa ba natin ang kanyang kalooban na maging mapagmalasakit sa kapwa, hindi lamang tuwing January 9, kung hindi sa pang-araw-araw nating buhay, maging kalakbay ng bawat isa bilang mga deboto, na dalhin at samahan ng bawat isa sa buhay kabanalan? Mga kapatid, simple lang naman ang kaluwalhatian para sa Diyos. Simple lang ang pagpaparangal para sa Diyos. Kapag ginagawa natin ang nais niya para sa atin, nakikihati tayo sa kanyang kaluwalhatian. At ano ang gusto ng Diyos? Mamuhay sa kabanalan,
mamuhay sa kabutihan, mamuhay higit lahat sa pagmamahalan. Kapag maligaya tayo sa ating pagbibigay ng ating sarili, sa mga ginagawa nating debosyon, sa ginagawa nating mga pagsasakripisyo, namumuhay tayo ng ganap. Sa gayong pamamaraan, napaparangalan natin ang Diyos. Nagiging kaluwalhatian natin ang Diyos. At nagiging kaluwalhatian niya tayo. Si Jesus ang ating modelo. Si Jesus, isang taong namumuhay ng ganap. Buong buhay niya, tinupad niya ng buong puso at kaluluwa ang kalooban ng kanyang Ama hanggang sumapit sa kanyang kamatayan at siya ay muling nabuhay. Ang muli pong pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus ay tanda na ang Ama ay nalulugod sa kanyang anak. Naparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak. Siya ang naging testamento, no? Palatandaan, buhay na tanda ng kaluwalhatian ng Ama. Kaya siguro sa mga pang-araw-araw nating buhay, magandang tingnan, no, kung nagiging kaluwalhatian ba tayo ng Diyos, nagiging kaluwalhatian ba tayo ni Jesus sa mga simple, payak, maliliit na hakbang na paggawa ng tama at mabuti. Sa mga pagkakataon na tayo ay nagsusumikap, no, na baguhin yung mga nakasanayan nating kasalanan o mga maling gawi. Doon sa mga pagkakataon ngayon, tayo ay nagiging kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, ito yung magandang gawin. Huwag lang sanang sundin ang gusto mo. No? Pagdasalan mo yung mga bagay, mga desisyon, mga hakbangin na gagawin mo. Kung gusto ko ito, gusto rin kaya ng Diyos ito para sa akin at para sa mga mahal ko sa buhay. Kasi kung gusto lang natin yung susundin natin, marahil mamumuhay lang tayo ng kulang. Pero kung susundin natin ang gusto ng Diyos para sa atin, mamumuhay tayo ng ganap. Magiging kaluwalhatian tayo ng Diyos sa pagsasabuhay na higit sa lahat ng pagmamahal. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, hinulaan ni Kristo na ang ating Panginoon ang kanyang mapanligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, ang nagdurusang lingkod, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng awa. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga pinuno ng simbahan, naway ipakita sa atin ang isang malinaw na larawan ng matiyagang pagtitiis sa gitna ng kaguluhan ng ating panahon. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga bansa naway makilala ang nag-iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na kanyang isinugo. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Tayo naway magsikap at manalangin para sa pagkakaisa ng lahat ng naniniwala kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga may sakit naway iugnay ang kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo sa krus. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga naunang lumisan sa buhay na ito, naway makatanggap ng walang hanggang gantimpalang ipinangako sa kanila. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Mapagkalingang Ama, niluwalhati mo ang iyong anak at luluwalhatiin kami sa kanya. Tanggapin mo ang aming mga panalangin dahil kami ay sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon.
Amen. Magsiupo ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo
ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. James. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kristo'y inihain na Pamaskong maamong tupa magsalok tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na Pamaskong maamong tupa magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Ang taga-Israel, bayaang sabit kanilang ihayag pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na Pamaskong maamong tupa magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia.
Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos si Pagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin.